pagtitiwala sa panahon ng kahirapan. April 26, sa mga makalangit na dako. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan, gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Habakuk Kapitulo 3 Versikulo 17-18. Ang mga anak ng Diyos ay maaaring magalak sa lahat ng bagay at sa lahat ng oras. Kapag dumating ang mga problema at kahirapan, na naniniwala sa matalinong kabutihan ng Diyos, maaari kang magsaya. Hindi mo kailangang maghintay para sa isang masayang paglipad ng damdamin, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya ay maaari mong panghawakan ang mga pangako at itaas ang isang himno ng pasasalamat sa Diyos. Ang bulwagan ng memorya ay dapat na nakabitin na kasama ang mga banal na larawan, na may mga pananaw kay Jesus, na may mga aral ng kanyang katotohanan, na may mga pagsisiwalat ng kanyang walang kapantay na mga kagandahan. Kung ang bulwagan ng alaala ay nilagyan sa ganong paraan, hindi natin titingnan ang hindi kayang tiising katayuan. Hindi natin pag-uusapan ang mga pagkakamali ng iba. Ang ating mga kaluluwa ay mapupuno ni Jesus at ng kanyang pag-ibig. Hindi namin nanaisin na idikta sa Panginoon ang daan na dapat niyang pangunahan. Lubos nating iibigin ang Diyos at ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Kapag ang kagalakan ng Panginoon ay nasa kaluluwa, hindi mo makakayang pigilan ito. Gugustuhin mong sabihin sa iba ang kayamanang natagpuan mo, magsasalita ka tungkol kay Jesus at sa kanyang walang kapantay na mga kahali-halina. Dapat nating italaga ang lahat sa Kanya. Ang ating isipan ay dapat na turuan na mag-isip sa mga bagay na magbibigay luwalhati sa Diyos, at kung ang ating mga kakayahan sa pag-iisip ay nakatuon sa Diyos, ang ating mga talento ay uunlad, at tayo ay magkakaroon ng higit at higit na kakayahang magbigay sa Panginoon. Tayo ay magiging mga daluyan ng liwanag sa iba. Maaari tayong magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos at sa ating tagapagligtas, at kapag tayo ay nakaugnay sa Diyos, tayong lahat ay magiging liwanag sa Panginoon, sapagkat sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Habang natututo tayo tungkol kay Kristo, mauunawaan natin kung paano pananatilihin ang ating espiritual na lakas, kakain tayo mula sa salita ng Diyos, at magkakaroon tayo ng pinagpalang karanasang inilarawan ng apostol sa mga salitang ito, hindi ninyo siya nakita gayon may inyong iniibig, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Unang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 8.